heroes. Capcom presents Ready? Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes. Capcom presents Ready? Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes. Capcom presents Ready? Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes. Capcom presents Ready?
Capcom Presents. Ready? Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes. Capcom Presents. Ready? Ayan, hello guys! Welcome po sa stream again. This is Sheila, Shilimio Gaming. Welcome to my stream. Again, mag-i-stream naman po tayo ng Marvel vs. Capcom 2. Ayan, yan yung paano natin ngayon, guys. Uy, hello, hello, good evening sa lahat, guys. Uy, hello, good evening, Jean. Ayan, hindi pa mag-start. Oh, mag-i-start pa lang tayo, guys. Jomarcus, thank you so much po for sharing this stream again, guys. Meron po tayong pag-i-voy. Teka, hindi ko pala napipin yung pag-i-voy natin. Wait lang. Ayan, yan, 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 yan. Time to buckle up. Ayan, guys. Again, this is Shia, Shimio Gaming. Welcome to my stream again. We're gonna be playing Marvel vs. Capcom 2. Kasi, di ba, nakapag Marvel vs. Capcom 1 na tayo, di tayo nagba-Marvel vs. Capcom 2. Pero, okay, wag lang, guys, kasi later magba-Marvel vs. Capcom 1 tayo. Bali, tig 1 hour. Isi ko mga tig 1 hour ganun. Depende. Again, guys, pag-abot tayo ng 250 live viewers, pero pamananalan isang brass of the Mercedes. Pag-abot tayo ng 300 live viewers, pero pamananalan ng 300 peso load. As pag-abot naman tayo ng 500 live viewers, pero pamananalan ng 500 peso load. Yun lang po, ang gagawin nyo lang po is ilalike, saka isa-share nyo lang po. Make sure lang, guys, na yung share your badge nyo po is naka-public po or else hindi po magka-count yun. Again, thank you so much po sa pag-drop by. Ayan po, enjoy nyo po yung stream. Ayan. John Marcus, thank you so much for sharing the stream again. Here comes a new challenger. Uy, hello, Nueve! Ayan. Yan, start tayo, guys. Thank you so much for the share, Jean. Thank you. Ayan, guys. Pamas like sa pamas. Share nyo na po. Baka naman. Janas, thank you so much po for sharing this stream. Sana haabot ang piso mo hagang boss po. Tingnan natin, Jomar. Actually, hindi ko rin masusure eh, kung hagang boss to eh. Thank you so much for the share, Jean. Thank you, thank you. And guys, ayan guys, don't forget to like and share this stream. Pakarito po natin yung stream po natin. Oo nga pala, naalala ko kahapon, may nagsuggest pala sa atin ng Dead or Alive daw. Nawala sa isip ko. May mga nagsuggest pala dyan ng Dead or Alive. Ayaw nga pala nangyari sa internet ni Sargex, wala pa din.
Ano, Sir Gex, pagkapit ka na ng ano, pakakabit ka na ng Converge. Hi, Jimon Ray. Thank you so much for dropping by. Hello, Jano. Salamat po sa pag-share. Storm Iron Man sent me. Naloloko pa rin pala yung internet niya. Thank you so much for the share, Jean. Thank you. Naloloko pa rin pala yung internet niya, no? Ni Sir Gex. Thank you so much for the share, Jean. Thank you. Cyclops at Wolverine lang lagi gamit ko. Ako, obviously, ayan, guys, Rogue Captain America. Obvious naman yun, di ba? Alam nyo naman, maski before. Ayan pala, guys. Suggest pala kayo, after natin maglaro nitong Marvel vs. Capcom 2, ano gusto nyong isunod ko dito? Magma-Marvel vs. Capcom 2 ba tayo? O magma-Marvel Super Wars tayo? Ayan, suggest lang kayo. Parang trip ko na mag-Marvel Super Wars. Pero bahala sa inyo, guys, kung anong trip ninyo dun sa dalawa. Pwede tayo mag-Marvel vs. Capcom 1, pwede rin tayo mag-ano, Marvel Super Wars. Thank you so much for the share, Jean. Thank you. Ayan, guys. According kay Jean, Marvel Super Wars daw. Bilis guys, pili kayo. After nitong Marvel vs. Capcom 2, ano gusto nyo? Marvel vs. Capcom 1 or Marvel Super Wars? Hindi ko kabisado yun, Golden Cyclops Cable Magneto. Hindi ko sila kabisado. Saan di ako gumagamit? Thank you so much for the 10 stars, Jomar. Thank you. Sino daw? Si Iron Man, Storm Magneto na lang ata may Andy combo dyan according kay Kuya Eric. Ay, talaga? Pares pang di ko ginagamit yung mga yun. Thank you so much for the share, Jean. Ayan, guys. Bilis, mag-commenta kayo kung next kong game dito. Marvel Super Wars or ano? Marvel Super Wars or Marvel vs. Capcom 1. Bilis. Suggest na kayo, guys. Sabi nga ni Gina, ano doon eh. Marvel Super Wars daw after ko daw dito. Thank you so much for the share, Gene. Thank you. Again, guys, don't forget to like and share this stream. Pakalat na po natin yung stream po natin. Thank you sa share, Jean. Hello lang, thank you sa pag-share. Yung wangkin nyo, nag-share na din. Thank you lang sa pag-share. Dali lang ng cable, baril-baril lang, sabi nga ni Golden. Ayan guys, shoutout po sa 30,000 live viewers ko. Welcome po sa stream. Thank you so much po sa pag-drop by. Again, don't forget to like and share the stream. Pakalata po natin yung stream po natin kasi pagbabot tayo ng 250 live viewers, remember mo na lang siyang brother sa Regis. Pagbabot mo tayo ng 300 live viewers, remember mo na lang 300 peso load. At pagbabot tayo ng 500 live viewers, remember mo na lang 500 peso load. Ang gagawin nyo lang po guys, i-like saka i-share nyo lang po yung stream po natin. Make sure lang po na naka-public po yan. Kung sino po may pinakamaraming number ng shares after po na stream natin, automatically sa kanya po mapupunta yung pag-giveaway po natin. Ayan, Janos, thank you so much po sa share. Yung sumamangking ko, shout out sa'yo, salamat sa pag-share.
Sabi ganun, Kuya Eric, gamit mo na ba yung homeless, yung homemade joystick? Hindi pa, Kuya Eric, hindi ko pa ginagamit. Gamit mo ba ate yung arcade bottles? Hindi ko pa ginagamit, Jomar and Kuya Eric, hindi ko pa ginagamit. Hindi ko pa kasi siya nako-configure para dito sa Marvel vs. Capcom 2. Next time na yon, Alex Marcos. Hindi naman to DOA eh. Kapag DOA na tayo. Magsawa kayo sa ganyan. Maraming-rami yan. Thank you so much for the share, John Nabs. Thank you sa pa-share, Jean. Again, guys, don't forget to like and share this stream. Pakarot na po natin, guys. Si Hono ka, my love. Di ba bakit kasi na-download? Ang problema kasi, Alex Marcos, ano ko? Di ba may DOA nga ako dito? Uy, stop quiet! Sabi po sa pag-share. Uy, si Sir Gex! Si Sir Gex Gaming, na-share na niya. So, thank you so much po, Sir Gex, sa pag-share. Si Hono ka, my love. Oo, si Hono. Huwag ka mag-alala, Alex Marcos. Favorite ko rin si Hono ka. Kaso ka lang, sige, mag-DOA tayo. Hindi nga lang bukas, guys. Wala tayong ano kasi nga, di ba, Father's Day. Bali sa Monday, sige, mag-DOA tayo. Ala eh, ano eh, most requested DOA daw eh. Bryce Cedric, thank you so much po sa pag-share na stream. Thank you so much, Top Quiet, sa pag-share. Uy lang! Salamat sa pag-share! Thank you! Ah, gusto niyo babagalan ko magsalita? Baka makatulog kayo niyan! Pwede rin babagalan ko magsalita! Gano'n ba kabagal gusto niyo? Nakasagan ka? Thank you lang sa pag-share! Diyan lang, salamat po sa pag-share na stream again guys! Don't forget to like and share this! Ipakarita po natin yung stream natin guys! Pagto pangalan eh, Amindo. Diyan lang, salamat po sa pag-share ng stream. Sabi nga ng Jin, ano daw gamot sa migraine, guys? Ayun, sa mga nanonood po sa atin, guys, ano daw gamot sa migraine? Ano? Para sa akin, ha? Kasi yung mama ko may migraine din, eh. Ang ginagawa niya, itinutulog niya. Hindi kasi gano'ng effective ang painkiller sa kanya, eh. Mas effective talaga tulog. Diyan na, thank you so much sa share. Saka usually, pa nagkaka-migraine yung tao, di ba pag mainit? Sobrang init ba? Or pagpupuyat, mga ganun. Ayun, kailangan mo lang ng tulog. Bryce Cedric, thank you so much po sa pag-share na stream. Again, guys, this is Sheila Shimio Gaming. Salamat po sa pag-drop by. Again,
We're currently playing Marvel vs. Capcom 2 and then later I'm thinking either to play Marvel vs. Capcom 1 or mag-Marvel Super Heroes tayo. So since si Jin lang yung sabi mag-ano tayo ay mag-Marvel Super Heroes daw tayo. Sige, bala ka dyan, mag-Marvel Super Heroes tayo. Alex Marcos, thank you so much po sa pag-share na stream. Ano guys, ano gusto niyong laruin after na Marvel vs. Capcom 2? MBC1 tayo or ano? Or Marvel Super Heroes? Sabi nga na ni John Chin, good PM Sheila, pakibate yung baby ko na si Johan Emmanuel Gagato. At ang misis ko si Karen Marie Gagato. Ayan. Ayan, shout out po sa inyo, Johan Emmanuel Gagato, sa kay Karen Marie Gagato. Thank you so much po sa panonood. Alex Marcos, salamat po ulit sa pag-share. Eh, grabe. Ano yan, try mo na ng, subukan mo na ng pain reliever yan, Jin. O kaya siguro baka naman sa sobrang tulog mo, kaya nakakalakan nagkaka-migraine. Thank you so much for the share, John Nubs. Alex Marcos, sabot po yun sa pag-share na stream. Alex Marcos, thank you so much ulit sa pag-share na stream. Uy! Sabi gano'n ni Jomar, kain tayo guys! Ano pagkain niya, Jomar? Ah, sakta kumuhuya ako ngayon ng ano, ng wafer na naman! Alex Marcos, thank you sa pag-share! Again guys, don't forget to like and share this stream, pakalat na po natin yung stream natin! Ano, nalala ko pati sa ano, Marvel vs. Capcom Infinite, yung ganun ni Hulk. Andun pa rin yun eh. Janabs, thank you po sa share. Jin, tabunot mo yung masakit parang ngipin. Masakit nga yung ulo niya, Jomar. Ilaman pabunot ni Jin yung ulo niya. Sabi ko ano, inom niya ng pain reliever yan. Riches ba yan? Na John Nubs, riches to. Ito yung nakain ko ngayon. It's riches. Thank you so much for the share, John Nubs. Thank you. Grabe naman sa pwede naman bunutin. Thank you sa pag-share, John Naps. Thank you so much ulit. Thank you, John, sa pag-share. Gogo. Ha? Gago. Takmina. Chutay. Tayo na, isang pitik lang yung dilamang natin. Lol. Tayo na, mga ano.
Thank you so much for the share dyan, Nas. Thank you. And guys, pakalta po natin yung stream po natin. Thank you po ulit sa pag-share dyan, Nas. Sabi ko natin dyan, Nas, Sheila tarang lang dito sa Marvel vs. Capcom 2. May proper ending ba yung bawat isang character or dapat may specific team lang piliin para sa KOF para makita mo ending nila? Actually, Janabs, hindi ko masagot yung tanong mo kasi hindi talaga ako nakapag-Marvel. Hindi ako tumagal sa Marvel vs. Capcom 2 eh. Sa Marvel vs. Capcom 1, oo. Yun, may ending talaga sila. Dito sa Marvel vs. Capcom 2, I'm not so sure. Sup, Kuya? Thank you so much for the share. Ayan, guys, may tanong sa inyo si Janabs. Pasagot po. Para marami tayong stock ng Protoss dyan, sabi ka rin dyan. Actually, dyan, wala tayong Protoss ngayon. Wala nga kumahanapan talaga ng Protoss, pero meron akong Riches dito. Mumunguya rin ako ng cheese ng Riches. Ayan. Jana, thank you so much for the share. Ayan guys, don't forget to like and share this stream. Pakalat na po natin. Guys, kasi nyo, Riches Paper, medyo manami-rami to. Thank you so much for the share, John Nabs. No? According to Chris Flores, yo, sent here by Kuya Carlo. Nice, it's Marvel, baby. Hey, anong console ito? Is it the 360 PS3 or running on an emulator? Actually, I'm using an emulator right now, Chris Flores. Sino pong Carlo? Sino pong Kuya Carlo? I actually know to Kuya Carlos, guys. Ano po yung surname? Stop quiet! Thank you so much for the share! Sabi ko rin ni Jean, usually may proper ending kada team eh. Yung tipong may related sila. Ay, okay. Sup, Kuya? Thank you so much again for sharing this stream. Thank you. Thank you so much ulit, Sup, Kuya, sa pag-share na stream. Ay, si Jill Valentine! Alam ko nandito siya eh. Ah, si Kuya Carlo! Si Joestar Stream! Ay, hello po! Hello po, Kuya Carlo! Kay Carlo Patrick Torres, Kuya Carlo! Parigods po sa kanya, Chris Flores! Sorry guys, umuwi ako. Again guys, mga nanonood po sa Unbuy Watch Party, punta kayo sa mismong page ko sa Sheila Mio Gaming para nababasa po natin yung mga comments kasi pag doon po kayo sa Watch Party, hindi ko po nababasa lahat. Kaya make sure lang po sa Sheila Mio Gaming po kayo nagko-comment. Ayan. Jana, thank you so much ulit sa pag-share na stream. Chris Flores, thank you so much po for the follow. Thank you so much po sa pag-follow. Ayun pala guys, may share ako sa inyo, may kakwento ako sa inyo. Kasi nalala ko, ayan, kwento ko na lang ha. Alam nyo naman marami akong kwento eh. Stop Kuya, thank you so much for sharing this stream. Way back 2009, nag-cosplay ako ng Jill Valentine. Itong version din na to ng Jill. Yung Jill Valentine ng Resident Evil 1. Actually, kinosplay ko yan. May kasama ako noon, kaibigan ko din na cosplayer. Nag-cosplay din siya ng Rebecca Chambers. Actually, mag-classmate kami. Ngayon,
Nagawa ko kasi ng cosplay convention niya sa Gateway. Sa Gateway. Dito lang sa Gateway. Sa ano, guys? Dito lang sa Gateway sa may Cubao, Araneta, Cubao. Ayan, nagkaroon kasi ng cosplay competition nun. Esakto! Ano kami? Nag-Resident Evil group cosplay sana kami. Esakto, parang may sumali yata sa group cosplay competition nun. Ang karakter niya is Marvel versus Capcom 2. Sabi ko na nung friend ko na yun, uy, she, sali ka dun, no? Kasi si Jill Valentine sa Marvel versus Capcom 2, kaya sumali daw ako. Wala lang, na-share ko dun. Ang kulit lang! Ang nene ko pa! Ayan, guys! Kung gusto niya pala, share mamaya yung picture ko na naka-Jill Valentine ako ng RE1. Wala mukha akong nene talaga dun, promise. Golden, thank you so much pa for sharing this stream. Gagol na kasi Jin, fuck! Tangina, ginalpi si Gail! Gago! Fuck! Itong una mo, ginalpi... Hi, Bernard Tan! Setting our love for Marvel vs. Capcom 2PH! Thank you so much for dropping by Bernard Tan! And thank you so much for the love from the Marvel vs. Capcom 2PH! Uys, pagpasensya nyo na ako, guys! So, may mga pro player pala ng Marvel vs. Capcom 2PH na nanonood sa akin! Guys, hindi ako pro! Hindi ako pro player! Ano lang nga, ha? Classic gamer lang ako! Wala, nahihiya tuloy ako! Sabi nga rin ni Jan, oh, wala ba stock ngayon ng Prutus na susupply din ako noon? Pwede kayo palalabob, di haharangin ng Pudeya. Grabe yung mga merchandise mo, Johnny, palaging hinaharang. Mga bentahan ni ano, yung mga bentahan ni Johnny, palaging hinaharang ng Pudeya. Nakita ko yung pic nyo, yung nag-group kayo ng Resident Evil cosplay, sabing ganun ni Jin, di ba? Ayun, nag-cosplay kasi kami noon, Resident Evil cosplay. Uy, sup, quiet! Thank you so much po for sharing this stream. Tapos ayun, guys, maliban po sa Resident Evil fan po na cosplay ko ng Jill Valentine, nag-cosplay din po ako ng Jill Valentine ng Resident Evil 3. Yung version niya na naka-tube lang siya, tapos naka-skirt. Alam nyo, guys, honestly speaking, ayoko talaga yung version ni Jill Valentine ngayon, yung sa may remake, yung naka-ano lang siya, yung parang naka-sando siya na blue, tapos naka-pants siya na black. Pero yung sari dapat naman talaga yun yung suot mo, kasi, duh, it's zombie apocalypse, tapos naka-miniskirt ka, naka-tube ka. Pero ayun ko, mas nakilala kasi talaga si Jill Valentine na naka-tube eh, at saka naka-skirt eh. Ewan ko why they have to redo that na kailangan naka-pants. Tapos eh kailangan naka-pants siya na black, tapos naka-sando. Mas tingin ko talaga yung Jill Valentine na naka-skirt saka naka-tube. Ayun. Lalang, kwento ko lang din. Malay niyo, cosplay ko. Ang kulit na ano, every year mag-cosplay ako ng Jill Valentine. Most wanted si Perez Johnny, may tanong po, may talong po yung ulo niya. Ay, Johnny, sabi ka na ni Jomar. Wanted ka na to, Johnny. Ibentahan niya tayo, guys, ang prutos. Saan pa kayo kay Johnny? Meron ng pamikmik, meron pang paprutos. Sabi ka ni One Thunder, madam, try niyo sa Silver Samurai, malakas yung kuryente niya. Sabi ka ni One Thunder. Thank you so much po, One Thunder, sa pag-follow. Yeah. Actually, limited lang yung alam kong character dito, One Thunder eh. Just to let you know, guys, si Gail, syempre si Gail yung primary ko before sa Street Fighter, ayan. Nag-rogue talaga tayo, saka nagka-Captain America ako. Maski Marvel Super Wars pa lang, ayan. Master Charge si Karo, challenge kayo ng friend ko. Grabe ka naman, Golden! Yung friend mo, player talaga ng Marvel vs. Capcom 2 yun. Saglitan lang ako doon, ilang segundo lang ako doon. May patong na daw sa ulo si ano, si Johnny. May patong na daw yung ulo ni Johnny. Tara guys, sumbong natin si Johnny. Basta walang manlalaglag, damay-damay tayo nito. Ay guys, wala doon lalaglag kay Johnny. Pati doon tayo, to damay doon tayo. Grabe si Johnny. Basta pag nagkahulihan na, alam nyo na gagawin. Johnny, pinagkahulihan daw, ikaw daw ituturo. Oo nga pala guys, sakto na dito kayo lahat. May gusto na rin pala ako itanong sa inyo.
Kasi napansin, kasi mas maganda ba pa nag-i-stream ako? Ibalik ko na lang ba yung dati ko schedule na 4 PM nag-i-stream ako? Kaysa, katulad na to, 7:30 saka ako nag-start. Gusto nyo ba ibalik ko yung dating oras? 4 PM or 5 PM nag-i-start na tayo? Kasi pansin ko yung iba kasi nasa galing work, pauwi pa lang, mga ganyan. Or kanyari, kasi sa kaligitnaan ng work. Gusto nyo ba agahan ko? Agahan ko na lang next time. Sundin nyo lang. Sabi ka na ni Jim, blame lahat kay Johnny, safe na si Sheila. Naku po, kawawa si Johnny pag nagkahulihan. Yung mga panindang mikmik ni Johnny, masasilip yan. Ang kulit to kay Jill Valentine eh, merong green herb saka merong ano eh, red herb eh. Anytime will do. So, hard din kay Jin anytime daw. Sabi ko na ni John Nabs, okay na daw yung after work para nakaka-focus na lang ako sa panonood. John Nabs, thank you so much po for the share. Si Johnny daw, may work na daw siya tapos ma-sideline pa ng deals. Naka po. Ayaw si Johnny guys, hindi na ako magtataka, yamanin na yan eh. Sana all yamanin, katulad ni Johnny. Marco Lorenzo, thank you so much po for sharing this stream. Sabi ka na ni Johnny, nung patok po yan. Kausapang patong pas po ako dyan. Ano daw? John Chin, thank you so much po for sharing this stream. Ano, patong? Ano, tawag niyo to? Yung kanyari, huhulihin yung mga kriminal. Parang kinalupi, diba? Nakalagay doon most wanted, tapos meron ng pressure yung ano nila. Meron kang reward pag nahuli nyo sila. Parang ganon. Iba yung naisip. Johnny, tigilan mo yung kakakain mo na mikpik. Iba na yung naisip mo. Gamit mo joystick mo, Sheila, sabi ganun ni Marco Lorenzo. Hindi pa ako naka-joystick ngayon. Hindi ko pa po naka-configure para sa Marvel vs. Capcom 2. Kasi guys, iba-iba yung emulator ko eh. Magkakaiba pulat ng emulator ko. Bali, hindi ko po siya naka-configure para po sa Marvel vs. Capcom 2. Sa Street Fighter ko pala siya naka-configure. Kaya pag naglaro ko ng Street Fighter, ayun okay yung joystick. Pero yung, ayun, i-configure ko pa siya. Shot from behind sa aming ganun yung Jova. Ayan, bounty sa ulo, kayo naman. Yan yung tipang wanted, dead or alive, bike pakasama pang pasalvage. Ay, oo, yung kinalupi. Oo, guys. I agree. Di ba ngayon sa mga poster ni Nano, yung sa poster ni na Luffy, dun sa One Piece, kinanami, sino ba yun? So yung mga kasama ni Luffy dun sa One Piece, si Luffy, si Nami, si Sanji, si Zoro, oh, di ba? Ang galing ko. Si Nico Robin. Si, ano pangalan nun? Yung ano? Si Chopper. Si, ano yung pangalan nung, yung si Usopp. Wala lang, sila nakalaya ko. Hindi ko lahat, kabisado din kasi yun eh. Sabi nga rin ni Johnny, ay, basta hindi ako papahuli ng buhay. Turo natin si Johnny guys. Sabihin natin, ayan si Johnny nagko-comment sa live.
Thank you so much again for the follow, One Thunder, and for the share, Jonjin Gegato. Thank you. Diba si The Chopper? Ano ba yung mga role nila doon? Siyempre si Luffy, siya yung captain. Si Chopper, alam ko siya yung ano nila, doktor nila kung yung nagkakamali. Si Sanji, kusinero nila. Ano pa ba? Nabigay to rata si Nami eh. Yun lang, si Franky. Hindi ko na kilala yung Franky. Ayun. Pati yung mga ibang role ng iba, si Nasoro, hindi ko alam. Ano bang role niya doon? Ano bang role ni Nico Robin doon sa ano? Doon sa team ni na pangalan to din na Luffy. Sa team talaga din ng Luffy. Parang wala naman ginagawa si Nico Robin doon. Parang hayahay lang si Nico Robin. Di ba lagi nakaupo, nagbabasa ng libro. Pansin ko parang si Nico Robin nag-iisang hayahay doon eh. May bounty na ba si Johnny? Kakabenta lang illegal na mikmik. Oh, may bounty na daw sana sa ulo doon ni Johnny. Magkano ba bounty ni Johnny? Johnny, magkano daw bounty mo? Sabi nga ni Jean, basta Johnny, ito sabihin nyo sila, pag butikan ka na mahuli, this is the day you will always remember, that's the day you almost caught Captain Johnny. May ikipagbarilan ka ba, Johnny, espadahan? Pick your weapon. Sir Lebs, thank you so much for the 20 stars. Thank you, Sir Lebs. Archaeologist daw. Ah, archaeologist pala yun! Si Nico Robin? Alam, hindi ko alam. Archaeologist pala. Ano nang yan? Hindi rin kasi ako gano'n nakapanood ng ano eh. Nakapanood ng One Piece eh. Diba guys, yung One Piece hindi pa rin tapos yun hanggang ngayon? Alam nyo guys, kung nadasan lang ako sa One Piece, alam nyo ba yung kuya ko, sobrang fanatic siya ng One Piece to the point na bumili pa siya ng CD ng One Piece nun. Bumili pa talaga siya ng CD. Is it the stream or maulan lang dito? Sabi nga rin ni Mark Antolin. Uy, Mark Antolin, thank you so much for dropping by. Baka maulan lang dyan, okay naman. Ayan, sinabi na ni John. Ayan, si Maki de Luffy daw, captain. Si Roronoa Zoro, combatant or swordsman. Which is obviously, kaya nga siya may sword. Si Nami, siya yung navigator. O, diba, tama ako. Si Usopp, sniper. Ah, sniper pala yun? Ano yung gamit siya pang snipe yung ilong niya? Sabi nga ron, si Sanji Cook. Hindi nga seryoso, sniper si Usopp. Parang naman pa rin si Usopp. Si Sanji Cook, si Chopper, doktor, o diba? Si Nico Robin, archaeologist. Akala ko hayahay yun. Lagi nakaupo si Nico Robin eh. Si Franky. Si Brook. Di ko nga rin kilala yung Brook saka Franky. Takas lang po ako. Madami na naman akong hideout at laboratory. Sana. Naka, Johnny, mag-ingat ka. Baka mamaya malaman nila kung saan yung mga laboratorio mo dyan. Mahilig ka ba sa science, Johnny? Ah, di mo pa napapanood, Jean. Ako ano eh, konti lang napapanood ko dun eh. Hanggang saan dun lang ako, guys? Sa One Piece, hanggang dun lang ako sa Sky Island. Hanggang dun lang ako. Wala, hindi ko na natapos. Living the GTA lifestyle si Johnny due to Mikmik. Para may statics yun sound mo, Boshila. Seryoso, meron? According din kay Mark Antolin. Ah, si Golden daw Naruto fan. Maski nga Naruto eh, alam nyo guys, gusto ko manood ng Naruto. Hindi ako nabigyan ng chance na mapunod ng buo yung Naruto. Kasi, ano nga ba yung reason? Masyadong ano, yung ABS-CBN kasi masyadong mabagal mag-update. Ayun, tapos yata nung mga tayo na pinapalabas yung Naruto, may pasok naman ako nun. So, wala akong way para malaman yung story ng Naruto. Oh, marksman daw sa Usopp. Gulat nga ako dun eh, naging marksman sa Usopp. Wait lang guys ha. Tungan lang to. Nagtitripan tayo. Kinatawanan tayo. Si Franky din nagko-control ng boat. Saka nag-upgrade ng boat nila. Ay, okay. Oh, sa Kiss Anime. Ayun, actually yung Kiss Anime. Lately ko na lang nalaman yung about dyan eh.
Tapos na ate yung Naruto. Ay, tapos na yung Naruto. Actually, alam ko na rin yung ending ng Naruto. Saka mahaba rin yung Naruto, guys. Sobrang haba rin, ha. One Piece nga, hindi pa daw tapos, eh. Hanggang ngayon. Yung Boruto, wala akong plano panoorin. Bakit? Maganda rin daw yun, eh. Boruto. Storya na ng anak ni Naruto yun, eh. Kung ano kung fan kayo ng Naruto, guys, panoorin nyo yung Boruto, syempre. Ayan pala, saan ganun ni Guy? Si Frankie Joe is shipwright, si Brooke musician, tapos si Jim Bell henchman. Di ko nga kilala. Actually, hindi ko na kilala yung tatlo. Si Frankie, si Brooke, saka si Jim Bell. Hindi ko na sila naabutan. Aray! Sakit, dog! Sword Art Online? Alam nyo guys yung Sword Art Online? Gusto nyo i-share yung insights ko regarding Sword Art Online? Dati magandang Sword Art Online. Magandang Sword Art Online talaga, sa umpisa. Pagdating mo sa middle, wala na. Hindi na ako nagagandaan sa Sword Art Online ko. Hindi Boruto title doon, ang title doon ay Naruto San. Seryoso? Ewan sa Boruto, para iba na yung mood nung anime. Sabi gano'n ni Johnny. Sabi gano'n ni Johnny, sa pang-importante ng role ni Robin. Si Robin kasi siya yung tanging nakakabasa ng Poneglyphics. Yung Poneglyphics yung mga ancient na to. Na naglalaman ng impormasyon papunta sa Laugh Tale, okay? Yung Laugh Tale, yun yung isla kung nasaan yung One Piece. Kung wala si Robin, wala makakabasa ng Poneglyphs at hindi sila makakarating sa Laugh Tale. Ay, okay. Guys, nakarating na ba sila sa Grand Line? Yung sa story ng One Piece, kasi wala na talaga yung balita, eh. Nakarating na ba sila sa Grand Line? Diba? Tignan mo pati si Jomar na pansin. Sorry at online kasi medyo nawala sa main radio story, ha? Pero nakabalik na ulit. Diba? High School of the Dead, sabi nga ni Kai Ikari. Alam nyo guys, regarding sa High School of the Dead, actually sobrang fan ako ng High School of the Dead. Ang problema, di ba ang creator ng High School of the Dead, dalawang magkapatid? Ang problema, yung isang magkapatid sa High School of the Dead namatay. Eh yung kapatid na naiwan, hindi na daw niya i-continue. Totoo ba yun guys? Paki-confirm nyo nga yun. Kasi ang High School of the Dead, unfinished yan, eh. Namatay daw kasi yung creator niya. Yung isa sa creator pala, I mean. Diba, Jomar? Napansin mo rin yung nadiril yung kwento. Kasi ganito yun, guys. Bigyan ko kayo ng insight about sa Sword Art Online. Sa totoo lang, nung umpisa ng Sword Art Online na anime, sobrang fan na ko niyan. Kasi sobrang ganda ng concept. Kasi for example, di ba sobrang advanced na ngayon, di ba? Napunta kayo sa... Nakatawid na daw sa Grand Line, sabi ka ni Kuya Ivan. Uy, welcome back, Kuya Ivan. Ay, magulo na rin yung kwento, di ba? Magulo yung kwento ng Sword Art Online. Sabi ka na ni John Nabs, yung Sword Art Online na latest, maganda na daw. Aray, bog. Tignan ka natin yun. Kuya Ivan, thank you so much po sa pag-like ng stream. Oo, yung sa may High School of the Dead, namatay na yung creator. Kaya nga, actually guys, hindi ka lang kumakakontinue po yun. Siguro nasa sa ano, nasa sa kapatid na isa na naiwan. Kung i-continue niya. Ayo guys, ganito na lang. Sino pa sa inyo mga nakapalad ng High School of the Dead? Nasa Land of Wano na sila. Nasa Land of Wano na The Last of Samurais na sila. Sabi ganun ni Guy Igar. Yung Underworld game na Sword Art Online, maganda na. Sabi ganun ni Guy. Ay, tiyatanganan tayo ni Abyss, bad trip. Wait lang guys, ha. Fuck! Wait lang guys, ha. Respect daw yun sa creation, sabi nga ni Jomar. Ay, okay. Kasi para daw nila duduraan yung creator ng Isotidic, yung illustration ang ayaw magtuloy. Ay, okay. Respect daw yun sa creation. Oh, bitin talaga yung Jin. Hindi pa kasi tapos yun. Hindi pa kasi talaga siya tapos. BTX, Zenki, Thunder Jet, eto, Rangers na lang ako. Sabi nga ni Guy. Tuloy, season 2 na HOTD. Seryoso, Kuya Ivan? Napaka-stressful na story ng HOTD. Ewan ko, para sa akin, gusto ko siya. Gustong-gusto ko story ng HOTD. Hello, Marty Root.
Thank you so much for dropping by. Maganda story na i-show, Titi, guys. Mas gusto ko pang story nung kesa sa Sword Art Online eh. Pero hindi ko sure kung ano yung story na Sword Art Online na. At to guys, ha, no hate regarding Sword Art Online. Ano ko lang to, sarili kong concept. Una sa lahat, hindi ko hate ang Sword Art Online. Kasi ganito yung istorya niya. Maganda yung una niya story, diba? Naput niyo yung mga player na Sword Art Online, nag-login sila, subukan nila yung Sword Art Online. Tapos it ended up na hindi sila makakabalik unless matatalo doon nila yung boss doon. So tumagal sila ng year doon kung yung nagkakamali. Pagkatapos, fast forward, nalaman nila na yung parang pinakang guild leader ata nila yung ano yung creator pala. So kailangan doon nilang patayin yun. Pero mamatay din sila sa real life. Mamatay din lalaki yung sa real life. Parang masyado silang ano, sisili ka nga. Alam nyo guys, sa Sword Art Online 1, sisili ka nga. Isang beses lang nila pinakita doon eh. So lahat na, wala nang ano. Kumbaga parang yung story, parang umiikot na lang kay Asuna sa kay Kirito. Parang baka gusto niyo ano, baka gusto niyo bigyan ng chance yung mga ibang character ng Sword Art Online, di ba? Kasi ganoon masyadong unleta no. Sorry about that, pa no Sword Art Online. Medyo unleta ng story kasi. Pag sa'yo parang finas forward nila, nasa level 75 sa kanila nalaman kasi yung creator ng Sword Art Online, napatay nila, talo nila, yun ang ending, di ba? Sabi ko na ni Jomar, sayang kasi yung HOTD. Pwede namang ituloy, pero since yung decision ng self-respect lang din as fans. Ay, negative na daw pala. Ang bibigat doon ang pangyayari, sabi nga natin, Janabs. Ganun talaga, Janabs, kasi ano yun eh. Survival na po kasi yun eh, yung sa may HOTD. Ito pala, share ko na lang din. Alam nyo guys, yung ano, yung Gun Gale Online. Sword Art Online 2. Kasi ganito yun, di ba may pumapatay daw yun? May pumapatay daw doon si Deadgun, di ba? Pumapatay doon ng player na ma-player. Na ma-player in real life, di ba? Ayan. Ngayon, ang nangyari, ano? Tawag na to? So, may isang IT, alam ko IT yun eh, nagpatulong kay Kirito para mahuli nila. Kumbaga parang medyo nakakaano lang, parang medyo nakakagigil lang kasi hello IT ka, it is your job para hanapin ko sino yung owner nung account ng na ginagamit nung Deadgun, di ba? Ba't kayo magpapatulong kay Kirito? Ay player lang yan, ano mali niya? Sir Matsuki, thank you so much for sharing his stream. Thank you. Ayan. Ba't kayo magpapatulong kay Kirito? Si Kirito player yun. Kumbaga trabaho niyong mga IT yan, hindi trabaho ng player. Yan. Good evening to mami. Oy, good evening din po Sir Magki. Good evening po sa iyo. Salamat po sa pag-drop by. Salamat din po sa pag-share. Pero mas paganda Overlord. Daw na ganda sa Overlord job. Hindi ko feel story ng Overlord. Eh. Medyo ay guys, baka iniisip niyo nilalike ko yung mga anime ha. Ano lang 'yon para sarili kong insights. Ang Overlord kasi ang boring ng story niya. Sorry ha. Nabipisaya sa Sugar Rush eh. Pinanood ko rin pala Gun Gale Online, di ba? Tapos yun na, nalaman na nila kung sino si Deadgun. Tapos dalawa pa na yung ano, yung isa player, kasi isa pumapatay ng real life. Nauli na si Kingdom, yun na, yun yung ending. Parang tanga lang talaga. Cybercrime officer pala, sabi nga ni Jomar. Oh, di ba? Cybercrime officer ka! Trabaho mo yun, hindi trabaho ni Kirito yun. Si Kirito, gamer lang din yun, player lang din yun. Kaya magpatulong kay Kirito. Kaya mas okay pa Samurai X, di ka mangangaray sa dami ng episode. Sabi nga ni Mark Anthony. Axel Word, hindi ko pa napanood yung Axel Word. Yun yata yung babaeng fairy, ay yung babaeng may butterfly tapos may ilagang baboy, yung nagkakamali. Bad guy character kasi bida-bida doon, sabi nga ni Ivan. Ay, oo nga pala, Kuya Ivan. Tama ka. Sa Overlord, oo! Bad guy nga yung ano doon. At saka, ang boring siya, dumabagal. Alam sa totoo lang, guys. Hindi ko nililight yung Overlord, ha. Overload tuloy. Overlord. In my perspective, napanood ko siya agad season 1. Wala parang ang bagal na progress ng story. Basta ang ano, parang basta yun na yun. Hindi ko naanihin yung basta yun na yun. Kailangan nila kasi si Kirito kasi kilala sa ibang bilang player na nag-end ng story. Okay? Tapos ang target kasi ng killer ay Sao player. Okay. King's Avatar, hindi pa. Parang Grid Island pa lang style ng Sword Art Online. Ginamit nila si Kirito as bait, sabi nga ni Jomar. Hi Martin, thank you so much for liking this stream. Uy, si Jason Martin nandito siya. Thank you so much sa pag-drop by Jason Martin. Sheila, kamusta cake girl?
Ay, guys, order na kayo ng cake! Flag ko lang ulit, guys, yung Dulces Masas. Ayan! Murang-murang, ano, murang-murang tawag na Brazo de Mercedes for only 350 pesos. Mas malaki pang diamak sa Brazo de Mercedes ng Red Ribbon sa kanang Goldilocks pecan naman. Ayan, pinamotorin. Guys, supran nyo na ba yung that time I got red ink curtain dito sa slime? Swear, legit kwento nito. Ay, mas maganda pa yun dyan, Nabs. Mas trip ko pa storyan yun kesa sa Sword Art Online. Medyo mabagal yung flow ng story, pero gusto ko rin yung the time I got reincarnated sa ano, slime. Janel, thank you so much ulit sa pag-share. Over nagkasasukal kaya ganyan, sa ganun mag-antulin. Hindi naman, tama lang. Malaki kasi galit ng killer sa Sword Art Online player kasi na-end agad yung story. Okay. Janel, salamat po sa pag-share. Di ba pwedeng pag nag 200 views cake pag-giveaway? O sige, Jason Martin, gawin natin 200 live viewers. Sige. Go ahead, Jason Martin. Gawin na natin 200 live viewers para kay Jason Martin, guys. Paabutin natin 200 live viewers. Huwag pag-giveaway tayo ng cake. Maganda siya ate, especially sa manga. Ay, okay. Sige, sige, try ko yun, Jomar. Addict po ako sa Brass de Mercedes. Naka po, si Johnny Johnny, may hanapan na siya ng bago ka-addigan, ha. Uy, Sir Lefs! Sabi nga ng Sir Lefs, uy, gusto ko ng braso. Uy, Sir Lefs, bili ka na. Murang-mura lang. 350 pesos. From Dulces Masas yan. Yung Overlord, slow story. Pero pag kasi strategy game, simulation siya, kaya ganun talaga. Pero maganda yung character build up, according kay Jomar. Hindi ko kasi hanggang ano lang ako, hanggang season 1 lang ako eh. Pwede moro sama, sabi nga ni Guy. Order daw si Carolina ng Brazo de Mercedes, sabi nga ni Ivan. O nga naman, sige muna si Carolina. Baka naman, Carolina lang ko, yayamanin yung mga kalahi niyo eh. Baka naman. Sabi ka ng Aries, sabi magagandang anime ngayon, hindi lang napapalag kasi busy. Gate, sana may season 3. Ay, oo, maganda yung gate. O saka guys, yung Classroom of the Elite, sana magkaroon na ng... Di ba, yung creator ng Classroom of the Elite, hello, baka naman, baka gusto niyong dugtungan. Kasi maganda kasi story dun eh. Ayan, gate, Classroom of the Elite, di ba? Tami mga magagandang anime, wala pa rin ano. Saan kukunin ang brass, may delivery ba? Yes, Sir Lebs, pa rin pwede po siya ipa-deliver. Janam, salamat po sa share. Guys, ilaro tayo sa pang-emulator game. Wait lang. Wait guys, try natin yung Marvel Super Wars. Marvel Super Wars. Ang naisip ko yung kalaban ng Marvel Legends. Marvel Super Wars! Kasi may Marvel Super Wars pala, Marvel Super Heroes pala. Marvel Super Heroes tayo guys, wala akong plano mag-stream ng Marvel Super Wars. Hindi ko i-streamin yun. Kasi wala lang, hindi ko lang feel yung gameplay. Pero naglalaro ng Mobile Legends, no kaya yun. Wait lang guys ha. Using ko lang. ASMR muna tayo. ASMR wafer muna tayo, guys. Sige, Marvel Super Wars na lang. Sabi nga ng Jason Martin. Yung gate nga, naka-pending sa list ko para pa-noorin. Eh, maganda yung Jomar. Maganda yun. San, sa kasino pala dito yung fan ng anime or manga na Kingdom? Kingdom? Hindi ko pa siya napapanood dyan, Nabs. Kapag yun yung King's Avatar, sabi nga ni Aya. Hindi pa. Ang dami ko pang hindi pa napapanood ng magagandang anime. Ayun nga pala guys, napasin yun din nakakapunod ng Mirai Nikki. Ayun, sobrang ano yun, panoorin nyo, sobrang ganda ng anime na yun. Sobrang, basta maganda yung Mirai Nikki, sa mga di pa nakapunod ng Mirai Nikki. Isa sa mga all-time favorite ko yan eh. Mahilig kasi ako sa mga ano, sa mga anime na mapaisip ka. Yung Another, panoorin nyo rin, maganda yun. Ay, naririnig mo, Mark Antolin? Ano yun? Yung riches yun na wafer. Ito, kumakain. Lumalaman kasi ako ngayon. Kumakain kasi ako ngayon.
Ate Gitchu manga version sinasabi ko. Napad ko na yung anime. Ah, yung Gate! Yung sinasabi mo pala! Oo! Yung, hindi pa nababasa yung manga nun. Updated na ba yung manga? Panoorin mo dyan, Tabs. Yes, yes, Mirai Nikki pala. Maganda. Ay, oo, maganda yung panoorin nyo yun, guys. 8 something tapos ko ngayon na anime pero di pa tapos sa light novel. Sabi ganun kaya, Ivan. Siyempre tayo may pagka-nerd sa classic arcade games. Sabi ganun, Jason Martin. Uy! Oh, Jason Martin, kumapasin mo yung mga box games na in-stream natin. Puro tayo mga retro, ano, retro fighting games tayo karamihan. Rival Schools, ganyan, Bloody Roar. Ayan, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Yan, marami. Oo nga pala, may na-mention pala kanina si Joma regarding sa, ano, regarding sa HOTD, sa High School of the Dead. Kasi ganito yung guys, kung ba't na-mention, ay, si Janos pala nagsabi yon na ano daw, na parang, masyado daw mabigat yung story ng High School of the Dead. Kasi guys, survival yun. Siyempre, yung mga tao dun, diba, ano na? Paubos na. At saka yun, ano yung guys, sayang nga yung ano eh. Nangihinayang ako sa High School of the Dead kasi di na na-update. May gusto sana akong mangyari doon sa story. Ako mas, kung ako masusunod ako, ako yung creator na. Kaso nga lang, unfortunately, di naman ako yung creator ng ano. Ng Marvel Super, ay, creator ng Marvel Super. Eh, di naman ako yung creator ng ano. Hindi naman ako yung creator ng High School of the Dead. Kasi nga guys, sino nakapanood sa inyo ng High School of the Dead? Di ba yung umpisa doon parang merong recording na boses ni Komuro Takahashi? Na parang recording na lang. Ang gusto ko kasing mangyari doon. Sa akin lang ha, isa-isa lang makamatay. Hanggang sa manipira si Komuro, tapos matanda na siya. Tapos recording na lang niya. Tapos yung Earth na overrun ng mga zombies. Yun, yun lang yung gusto kong ending. Di ba? Ang tragic ko kasi mag-isip. Wala naman. Sa akin lang naman yun, malay nyo hindi. Magkain daw, sabi ganun Jomar. Oh, kumakain kasi ako ngayon, Wayfair. Diba? Sabi ganun ni Jason Martin, galaro din ako ng laptop. Gamit ko yung fighting stick. Ano fighting stick gamit mo, Jason Martin? Ano ba yun? Ano ba yung magandang fighting stick? Hori, fighting stick, yung malaki. Hold, select, and press start mo sa main screen. Sabi ganun Mark Antolin. Hi, Sheila. Kaka-drop by ko lang. Uy, salamat sa pag-drop by Nicholas Merlin. Yes, yes. Sa kaganda ng drawing sa kanang anime. Sabi ganun Joe. Ayun! Maganda story na High School of the Dead, guys. Promise. Sobrang ganda na story niya. Ano yun eh? Parang, ano siya, realistic yung kwento niya eh. What if na overrun tayo ng mga zombies, diba? Possible mangyari yun. Guys, speaking of zombie anime, na-try nyo na ba yung Cabaneri of the Iron Fortress? Uy, napanood ko na yun, Gundams! Ang ganda din nun! Sayang yun, isa rin walang continuation yun. Napakaganda lang na kung gusto nyo seryoso na kwento ng anime. Maganda yun, Gundams! Napanood ko rin yun. Pantin ako ng anime na yun. Binili ko yung mga Japanese versions ng HOTD kasama yung unreleased version sa anime volume 17. Nice! So, mo binili, Jomar? Try ko, pre, yung anime na Shiki Classic, pero maganda dun. Parang narinig ko yung Shiki na yan. Parang narinig ko na siya before. I think I heard that anime dati. Try ka na ni Jason Martin. Canva Dragon gamit ko. Haha, you search it up. Canva kasi quality haboy ko. Ah, Canva Dragon! Try ka na ni Jason Martin. Thank you so much sa pag-suggest, Jason Martin. Sabi nga nun ni Golden, kailan pala release ng Slam Dunk Season 2? May marirelease ba yung Season 2 nun? Oo nga pala guys, may Season 2 pa Slam Dunk. Alam nyo guys, ito kukwento ko na lang ha. Gusto nyo ba na spoiler o wag na? Gano'n na lang, hindi ko na lang kayo i-spoil. Bigyan ko na lang kayo ng insight. Yung anime po na Slam Dunk, tapos na po siya sa manga. Actually, tapos na siya sa manga. Di ba nasa inter-high sila, yung Kainan at saka Shohoku? Ayan. So, in-announce na rin doon kung sino nanalo sa inter-high, ganyan-ganyan. Di na mangi-spoil kung sino nanalo, basta basahin nyo na lang. Maganda daw, Shiki, sabi ka na ni Pao Denso. O talaga, Jin? Na-release na? Season 2 na Slam Dunk? Kailan na-release, ano, Jin? Kailan pa na-release, guys, yung ano, Season 2 na Slam Dunk? Nagulat ako sa sinabi ni ano, ni Golden, nasa kanina, no? Sir Ronald, thank you so much po for sharing this stream. Thank you pa. Salamat din po sa pag-drop by. Shiki about vampires daw yun, sabi ka na ni Aya. Meron na, confirmed. Pa-shoutout po sa pamilya ko dito sa Virginia. Ayan, shoutout po sa family ni Sir Ronald Texan. Hello po. Belated happy birthday din po pala sa mother niya, Sir Ronald. Ayan.
sa ano niyo po, sa mga, sa family niyo po. Ayan, shoutout po sa inyo. Na-release na yan yung season 2 na Slam Dunk. Kailan, Jean? Kailan na-release? Sabi ka rin ni Jason Martin, pero kung nagbabalak ka bumili, mag-opsi ka, mag-aan lang, kasi mabigat dragon, nakasakit sa likod. Eh, ganun? Masakit sa likod? Pabili daw ng wafer, nagising si Mooning dahil sa tunog ng plastic pack. Okay, thank you so much po for the 20 stars. Thank you, thank you. Sigurado ka, pusa, papakainin mo ng wafer. Pwede pa sa pusa yon, guys, hindi safe ang ano, hindi safe ang... Ito ha, kasi ako may laga akong pusa. Huwag yung papakainin ng chichirya ang pusa. Kasi ang pusa, guys, bawal sila ng paper preservative, bawal sila ng may salt. Hindi, seryoso yun. Huwag yun silang papakainin ng mga pagkain na preserve. Katulad ng mga corned beef, wag. Bad sa pusa yun. Pero kung ano, kung bread yun, pwede yun. Basta mga ganun. Teka po, tek yung Inter-High ang may confirm kung kailan release this 2020. Ay, seryoso, Jin? This 2020 yun? Shaman kung ata, Mekfield. Ah, saan si game si Nori Maru daw? Sino yun? Shaman King meron daw remake. Oh, talaga confirmed. Confirmed daw, guys, yung remake doon ng Shaman King. Meron na nga, bro, may remake. Susundin na lang nila yung manga version. Sabi gano'n ni Jomar. Ay, nice. Bawal din chocolate sa kanila. Oh, guys, actually, pusa at saka aso, bawal yung pakainin ng chocolate, guys. Huwag na huwag yung papakainin ng chocolate ng pusa. Kasi, ang chocolate, sobrang matamis. Mga hyper sila. Baka takihin sa pusa. Maski sa aso, guys, bawal ang chocolate. Bawal mga sweets. Nalala ko grade 6 ako nung naglaro ako niyan Marvel sa Santa Lucia. Panahong di pa ako nakikot sa Roosevelt. Uy, Jason Martin! Taga Marikina ka lang? Ala! Ano pala? Ano ko pala to, guys? Pares kaming taga Roosevelt, saka pares kaming malapit sa Santa Lucia. Taga saan ka, Jason Martin? Taga Marikina ka lang? Mukhang taga Marikina lang ata to si Jason Martin, guys, eh. Si Nori Maru sa Marvel vs. Street Fighter. Sabi niyo ni Mark Anthony. Season 2 Slam Dunk sa Inuyasha. Talaga? Aya? Magkakaroon? Sikat character sa Marvel vs. Street Fighter si Nori Maru, sabi gano'n ni Kuya Ivan. Oh, bawal sa aso yun, chocolate. Yun, release sa Slam Dunk Season 2, sabi nila fan-made daw yun. Ay, gano'n? Seryoso, fan-made lang? Legit yun, Pao? Sabi sa forum, sapat April 2020 ang release ng Slam Dunk. Ala, Marikin niyo pala si Jason Martin! Jason Martin, ano ka? Anong year ka graduate sa Roosevelt? Anong year ka? Ano ka ba? Dito ka ba nag-high school or dito ka nag-college? Ala, ito Marikin na lang din pala siya. Bro, yung hindi nga siya, anak ata nila yung bagong version. Sabi nga rin ni Joe. Anak ni, no? Ni Inuyasha sa kani, ano, ni, ano, siya pang kanang babae doon? Kagome ba? Kay Iyo. Sa ini nga siya, babae na bida, half human at half demon daw. Chocolate may chemical na nakaka-apekto sa nervous system ng mga pusa at aso. Ayun, kaya guys, bawal talaga chocolate. According kay Aya, tambay na talaga ng Santalo. Yan lang Santalo. May pamahiin daw na dyan na huwag daw dadalhin yung kadate kasi naghihiwalay daw. Sabing ganun ni John Loves. Seryoso? Pag dinala daw ng Santalo sa iyan, naghihiwalay daw. Bakit na meron? Waiting daw si Pao Densa sa Inuyasha. Ako hindi pa, di ko pa napanood yung Jomar. Yung unang-unang Inuyasha na parod ko yun. Pero yung Inuyasha final act, hindi. Wait lang, sabi gano'n ni Pao Denso, anak ni na Inuyasha at si Shomaru? Ay, hindi si Kakuyame na katuluyan niya? Seryoso? Yung bida anak ni si Shomaru. Ah. Hindi pa lang nagkatuluyan si Inuyasha sa kasi Kagome. Third year high school, wala na ako sa Roosevelt eh. Nag-school hop ako dati. Ay, okay. Si Inuyasha, babae, anak ni Inuyasha, babae din anak ni si Shomaru. Ah.
So, napatuloy na Inuyasha si Shishumaru. Okay na ako sa 30 episodes sa anime pag lumabas pa doon. Pag umay na laro, pag naging irrelevant na sa story mga episode. Sabi ka na Mark Atolin. Sabi ka nun, uy, si Sir Rocky! Si Mama Lu nag-comment. Paano to? Gusto ko laruin to. Uy, thank you so much sa pag-drop by Mama Lu. Kamusta po? Thank you po sa pag-drop by. Ano lang to, Mama Lu? Ito, emulator lang po ito. Baya emulator po to nalalaro. Alam ko kapatid na Inuyasha si Sir Maru, si Kagome ate. Nagkatuluyan sa Shishumaru sa kasi Inuyasha? Talaga? Pwede pala yun! Pwede pala sa kanila yun! Magkapatid! Taga Marikina! Oh yes po! Taga Marikina po ako! Jason Martin! Taga Marikina po ako! Nagkatuluyan daw sila! Oo nga! Si Shishumaru kapatid ni Inuyasha! Kasi ng ilong ko? Lalaki daw si Shishumaru. Ay, okay. Lalaki sila pareho, diba? Sabi gano'n ni Jean. Si Shishumaru ate, kapatid siya ni Inuyasha, okay? May anak si Shishumaru na ibang babae. Ay, okay! Nagkaanak siya sa ibang babae. Yun pala yun. Good work, soldier! Teka, tatawag sabi ka na ni Janabs. Teka, magulo, balik ka na to. Balik si Kawabet, Inuyasha, babae, anak nila. Tapos si Shishumaru, iba na katuluyan niya. Most likely si Rin, yung bata kasama niya. Then yung mga panganay ni Inuyasha at ni Shishumaru, yung mga babae. Ah, okay. So, anak ni Inuyasha at Kagome, nagkatuluyan pala sila si Inuyasha sa Kagome. Kaya nagutok, sino ba si Shishumaru? Akala ko, yun ang nakatuluyan ni Inuyasha. Naisip ko kung paano yun, yung pala. Akala ko, pwede sa kanilang dalawa yun na parehas sila. Yung pala, hindi pala. Okay. Okay. Yung pala yun. Ayan, na-explain na rin ni Aya yun. Thank you so much, Janus, saka kay Aya yung sa expedition. Diba si Rin na naging asawa ni Shishumaru? Ayun. Ano naisip ko yun? Uy, hello, Cloud. Thank you so much sa pag-drop by. Yung pala yun. Naano ako doon guys, pagpasensya nyo na, confused ako doon. Lapit na school ko nga sa Santa Lucia, ewan ko ba't di ako makapunta. Sabi ganun Jason Martin. Alam mo, taga Marikina ako Jason Martin. Pero totoo, maniniwala ka ba, hindi ako pumupunta, bihira ako pumupunta sa Santa Lucia. Kasing ayaw na ayaw pumunta doon, Robinson's pwede pa. Kaya nga, kaya nagpapasalamat nga ako na open na yung mga ibang mga malls, doon ako pumupunta. Sabi nga ni Ayaran, grabing yaoy incest yun Inuyasha at Shishumaru. Ato na ko ate ha, naka BL mode ka. Sabi na inong mo? Hindi sorry guys, nakala ko kasi pwede yun. Pwede maging si Shishumaru sa kasi Inuyasha, hindi pala pwede. Tapos yung pala, nagkaanak pala talaga si Inuyasha kay Kagome. Bromance. The second barrage. The second barrage. Ayun naman guys, naisip ko lang yun. Eh, kinarap nyo naman ako eh, di ba? Oh. Ay! Gago. Parang yung ano, kwento ko na lang din. Alam niyo yung story ng Ayashino Seres? Si Aki sa kasi Aya. Ay, gusto ko kaya sila magkatuluyan doon. Kasala naging ending, ang nakatuluyan ni Aya si, ano, si Tamahome. Kaya ang pangkat ng ano eh. Pumili kayo guys doon sa Ayashino Seres. Gusto kong magkatuluyan doon si Aya sa kasi Aki. Saan
walang laman yun. Eh, pasalamat kayo, hindi ako yung creator, hindi ako si Yung Iwas eh, na creator ng Hayashino series, kaya hindi na ginagawa. Pakinam mo ako. Buti pa sa ano, buti pa sa Yosugano Sora, merong option doon na pwede magkatulungan si ano, si Sora sa kasi Haro. Epekto ni Nakena Trio, ay! Sabi gano'n ni Jin. Sorry naman Jin na. Eh, sobra kong fan ng pagmamahalan ni Ryo sa kani Ken. Atay tayo diyan, parang Ryo at Ken. Bando lagi si Wolverine on Omegaard sa tournament. Si ano ba? Si Spider-Man, di ba na mabandin siya? Ryo and Ken effect. Oh, bad influence si Ryo sa kasi Ken, guys eh. Naka bad influence. Tuwan-tuwa ako doon sa dalawa kasi pinagkakasakitan sila, concerned sila sa isa't isa. Tapos kunyari tumumbas si Ryo, sabi ni Ken, "Hey Ryo, are you okay?" Tapos mag-holding hand sila! At magyayakapan sila! Ay, kinikinig ka! Sama nyo na si X at Zero. Ay, ayoko yung partnership na X sa kani Zero. Hate na hate ko kaya si X, but dito ko si Zero. Kahit kailan talaga hindi ako naging fan ni X. Sabi nga ni Jomar, hahaha, Yosugano Sora, nalaro ko yung game na yun. Actually, hindi ko nalaro yung game, Jomar, yung anime yung napanood ko. Yung anime po ng Yosugano Sora, yun yung napanood ko. Berserker ba yan? Okay, Cyber Akuma. It's been a while since we met. Wait lang guys ha. Anong mukha ako? Wait lang guys, kakalmutin ko lang Cyber ako. Wait lang, mukha ko pa madadali dito eh. Masamang pangitain ko. Go, go? Huh? Tae? Huh? Paktay na, kinikilid na naman si Sheila. The best talaga tandem si Ryo at Ken. Pagdating sa bromance. Yung kay movie talaga, yung kay bandang bromance talaga si Ryo at si Ken. Uncensored version ba ate napanood mo at cutscenes? At ang cutscenes? Ah, yung uncensored tsaka yung uncutscenes yung nakita ko. Hindi lang pala doon kaya sumasabog sabi ka ng Jason Mark. O diba? Nalala nyo pa guys, ano ba yung Street Fighter Alpha yun? Nung tinalo ni Ken si Ryo, ang ginawa niya, kinuha niya yung tali niya sa buhok. Diba nga guys, nasali kayo sa Ryo yung nakatali sa noon niya is kulay black yata or puti. Hindi ko maalala eh. Black ata, alam ko black yun. Tapos nabiligyan siya ni Ken ng pula na ribbon na nakasabit natin sa buhok ni Ken. Diba nga habang sa buhok natin ni Ken? Nagpagupit siya tapos kinuha ni Ryo at nilagay niya sa noon niya. Ang sweet nila! Ay! Lala sabi ko lang, sweet na bakit talaga nila si Ryo sa kasi Ken. So yung magkasama nga sila nakakakilig. Sabi nga ni John Nobbs, may nalala na naman ako sa Riot Ken na ay, may babasahin. Ay, John Nobbs, hindi ko na basa yung binigay mo sa akin ng dilip ko. John Nobbs, pasend ulit. John Nobbs, pasend ulit ako. Pakihanap ulit siya. Be right back daw, sabi ganun ni Pao. Sige lang, go ahead, kain lang muna, Pao Denso. Huwag ka tutulad sa akin, Pao Denso. Lagi ako nagpapalipas kumain. Once a day lang ako makain, huwag kang gagaya sa akin, Pao. Hentay na din kasi yung Yosugano Sora, parang school days. Ayun, guys, yung school days sa panood ko yun. Alam nyo guys, yung school days, sobrang nakakagigil yan. Gigil na gigil ako dyan sa palabas na yan. Gusto kong patayin yung lalaki. Yan, speaking of school days. Sabi nga ni Marco Lorenzo, isang 99 combo. Hindi ko kaya yun eh. Hindi ko kaya mag-99 combo dito. Hindi ako ganun ka-pro.
Na-imagine ko yung mukha ni Sheila habang kinikilig si Narayo at Ken. Diba ang sweet nilang dalawa, si Rayo saka si Ken? Lagi sila concerned sa isa't isa. Ayaw nilang nagkakasakitan. Parang na-hurt sila pag nasasaktan. Kunyari si Ken, na-hurt siya pag nasasaktan si Rayo. Si Rayo na-hurt siya pag nasasaktan si Ken. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, ano eh. Alam niyo palabas sa Channel 7 ulit yung palabas ni Tom Rodriguez saka ni ano, ni pangalan nito? Saka ni Carla Villana. Pangalan nun. Kasi alam pala katuluyan doon ni Ken, kapatid doon ni Gail eh. Yung patid na babae ni Gail. Ang mangyayari doon yung ano. Basta kanunod yung title nun sa Channel 7 nun. Yung love story ni Dennis Trillo. Dennis Trillo saka ni Rom, ni ano, ni Tom Rodriguez. Basta yun, yun na yun. Backboy kasi yung lalaki dyan, sabing gano'n ni John Nubs. Oo, John Nubs, totoo yan. Oo, sa school days, ano yun, sobrang womanizer yung lalaki. Same tayo, Dynamite Gaming. Sabi ko lang kaya sa gano'n Jason Martin. Oo, totoo yun, totoo yung sinabing gano'n ni John Nubs, guys, na sobrang womanizer yung lalaki doon. Kaya katuwang-tuwa ako sa ending noon. Ang naging ending yata, nakalimutan ko sa yung pangalan nila eh. Yung babaeng long hair, ayun, may husband's lover pala. Yung babaeng long hair sa school days, di ba sinaksak niya to si babae short hair? Sinaksak niya sa chan, so namatay. Tapos kinuha niya yung si lalaki, si bidang lalaki, pinugutan niya ng ulo. Yun. Kaya nga gusto ko yung naging ending ng school days eh. Kasi tonto ako sa ending nun. Tama lang namatay si lalaki doon sa school days. Damn that school days, brutality sa ending, dami ending sa good and bad. Actually, isang ending lang alam ko doon, Jin. Marami bang endings yun? Isa lang kasi yung ending na nabutang ko doon eh, yung sinaksak ni long hair yung babae short hair, tapos pinubutan niya ng ulo yung lalaki. Sabi nga ni John Nico Pineda, at saka ni Ayaran, may husband's lover. Ayun, may husband's lover. Kasi guys, ano yan eh. Ay, masarap gumawa ng fanfiction ng ano, Street Fighter eh. Di ba sa Ryu sa kasi Ken, sa pagmamahalan nila. Ayan. So, ngayon, so nangyari ngayon, si Ken, nagkaroon siya ng asawa, which is kapatid ni Gail, di ba? Tapos ngayon, ang labas nun, si Ryu siya, si Dennis Trillo. Si Ken siya, si Tom Rodriguez. Tapos yung asawa ni Ken, nakapatid ni Gail siya, si ano, Carla Villana. Ay, hindi ko siya ma-realize yung pagmamahalan nilang dalawa. Di ba, Jane, the best din yung giniitan sa leeg si Sekai. Tama lang yun. Actually, tuntuwa nga ako doon sa ending na yun eh. Nung pinagbukta niya ng ulo yung si Sekai. Sekai pala yung pangalan ng gay. Di ba may gore scene sa school days? Oh, may gore scene doon. Sinaksak niya yung babaeng short hair, tapos pinagbukta niya ng ulo yung lalaki. Yun ang ending doon. Iba-iba ending doon. Talaga? Iba-iba talaga ending nun, Jin? Meron ka ba link? Pasenta ko ng link, Jin. Nawa, iba't ibang ending nung ano, nung school days. Hindi ko kasi alam, akala ko isa lang talaga ending doon. Pagkatapos pala John Nubs, baka naman, baka pwedeng pasag ulit sa akin yung ano. Yung kay Cryo sa akin, Ken, hindi ko nabasa last time. Tae. Bak? Ginalipay mo si Ken. Maghihiganti si Ryo sa'yo, paking cyber ako. Recommend an anime, Boku no Pico. Alam ko yung Boku no Pico na yan. Pati ng mukha ako. Nawalan daw ng net, sabi nga ni Jomar. Wait lang guys ah. Paano lang? Curse anime stop, sabi ng ganun ni Jin. Ah, sige, pa-share na lang ako, Jin. Pa-share na lang ako. Sige nga, Janabs, pa-send. You know what to do. PM na lang. Pa-PM na lang ako, Janabs. Alam ko, may sinend ka sa akin dati. Hindi ko pa nababasa. Ano ba yan? Bakit? Oops lang yan, Boku no Pico. Ayan, bungad sa akin. Marvelous!
Sorry, ganun, Jason Martin, para naka-arcade stick ka. Yes, naka-arcade stick po ako ngayon, Jason Martin. Kanina sa Marvel vs. Capcom 2, nag-DS4 ako. Pero ngayon, nag-arcade stick na po ako ngayon, dito sa ano, sa Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Shoutout po, sabi ganun ni Meldrick Bose. Ayan, shoutout po sa'yo, Meldrick Bose. Mga panahon na matututo ka ng neutral jump eh, sabi ganun Jason Martin. Kulto kaya no eh. Berserker Barrage. Naiwasan pa? Sabi ganun ni Jomar. Oo, oh, ate, ganda ng ending ng School Days. Legit na loyal at yung unang babae na gustuhan niya. Diba? Loyal yung babae doon, Jomar. Domi, ano nga lang, may sapak nga lang, pero loyal siya. Mas green naman yung pangalawang girl, Jomar, loyal din eh. Yung babae short-haired, loyal din sa kanya yun eh. Halongkatin ko na lang yun sa source. Sige nga, dyan, napahalongkat na lang ako. Anime is for the kids daw kasi. Buisit na Fortnite na ano, na anime is for... for the kids yan. Papanoorin nyo na School Days yan. Ha? Ano? Sheila, the bomb has been planted. Check muna lang. Sige, later dyan. Nag-check natin yan. Ah, sige, Golden, go ahead. Dapat ginamit ang pinagbabawal na technique sa main menu pa lang. Baka gusto mo ate yung game version of School Days, meron ako. Pwede pa sa phone yun, Jomar? Or sa PC yun? Sige nga. Sige lang, go ahead, Mark Antolin. Thank you sa ako sa pag-drop by. Kasi lang ilong ko? Marami na kate. Pero guys, wala pa rin doon talo kay Shinchan. Oh, si Elepante Boy. Alam nyo guys, yung Shinchan na yan, alam ko to the point na parang pinatigil yata yung pag-release ng ano na yan eh, ng anime na yan. May parang sinuspend na yata yung anime na yan kasi dahil siya masyado daw bastos. Totoo ba yun? PC ate, parang pag nag-connect ASAP share ko sa Google Drive. Sige, go ahead, Jomar. Sige lang. With dubbies from Andrew E. Oo nga, si Andrew E nga yung nag-dub nun, guys. Yung nag-dub kay Chinchan, si Andrew E yun.
Sabi nga ni Meldrick, boss, eh, pa-request Spider-Man Wolverine. Ah, sige, sige, later. After natin dito, Meldrick. Spider-Man Wolverine tayo. Seryoso yan, Jean? Yung ano, yung Chin-chan, ongoing pa rin yung series niyan. Seryoso? Ayun guys, sinuspinde kasi nga masyadong ang bastos yung mga pinaggagawa ni Chin-chan. Pero syempre kung matanda yung manonood, diba? Oo nga naman, medyo hindi pang bata. Kasi diba si Chin-chan nga sumasagot doon sa nanay niya? Sige, ano? Oy, Carmen! Hi, Lim! Thank you so much for sharing this stream! Uy, Kuya Art! Hello, Wopet! Malo pa rin si Akumag. Thank you so much sa pag-drop by, Kuya Art. Ito na guys, yung nag-request kanina. Sa Wolverine Spider-Man. Sa Pilipinas, suspended yan. Pero sa ibang bansa, ongoing siya. Alam nyo naman guys, dito sa Pilipinas. Yun daw, masyado daw, bastos yung kay Shin-chan. Sabi ganun ni Archie Dizon, Yaiba at Kuro-chan. Oh, alam ko yun! Oy, Carmen! Ayun, Carmen Lucky Bilbil. O, diba? Kaya nga ba't influence guys yung Chin-chan? Kasi parang si Chin-chan, parang tinuturuan niya yung mga bata na sumagot-sagot sa magulang nila. Alam ko yun, yung Kuro-chan. Yung Yaiba, hindi ko malala yung Yaiba, pero yung Kuro-chan, oh. Lakas! Tatagal tayo kay Cyber Akuma, guys, ha? Cyber Akuma. Oo nga eh! Sorry, talo ko! Hindi rin kasi ako nagamit ng Spider-Man dito. Pati yung teacher niya, binubuli niya. Oo nga! Pati yung teacher niya, diba? Binubuli niya! Puro chan kasabay ng Chin-chan nilalabas dito. Oo guys! Bari Chin-chan muna, tapos ang after ng Chin-chan, puro chan na. Tapos nilalabas pa elepante niya, lol. Diba? Kaya nga, ba't influence ka na si Chin-chan? Oo! Astig na meow-meow. Aray! Sabi nga ni Janas, Mami, bili mo ako magasin ni Joyce Jimenez, Chin-chan by Android. Ang kulit nun, ha? Yes, I agree, Jeremiah. Server ko mas so hard. Sa Japan nga, paggabi na may mga palabas nagpapakita ng dibdib ng babae. Seryoso yun, Aya? Eh, Japan naman yun eh. Alam niyo naman guys, sa Japan, ano yung mga tao dun open-minded? Kayo guys, open-minded ba kayo? Gusto niyo bang yumaman? Sana ma-stream nyo Milo's Secret Castle, sabi nga ni Archie Dizon. Sige, try natin yun. Ako nga, Kuya Art, eh. Invader Sim, napanood ko yan. Chin-chan, Kuro-chan, oh, napanood ko yan, mga yan. Isipin nyo, guys, diba sa classroom, nagagagano si Chin-chan? Kaya kasi isa yung bad influence talaga sa mga kids yan, si Chin-chan. Kaya din ako tataka na, na sinuspend yung anime niya. Tatawa ako doon, pigtitir pa niya yung teacher, eh. Sobrang kulit naman kasi ng batang yun, guys. Kaya ka, diba, yung nanay ni Chin-chan, lagi siya binabatukan kasi sobrang kulit. Guys, buti hindi natin na-absorb yung kalokohan ni Chin-chan. Oo nga, eh. Kasi sobrang fan ako ni Chin-chan, hindi ko rin na-absorb, eh. Hi, Russell! Thank you so much po for the follow. Fan ako ng Chin-chan, ha? Pero hindi naman naging ganun. Yeah.
Pag ganito yung art, open-minded ka ba? Gusto mo ba malaman pag dumobre 1K mo? Lagyan mo pa ng isa pang 1K at 2K. Pwede, pwede ko yung art. Mga bata kasi noon, generasyon natin, may common sense. Ngayon, ewan ko kung saan na napunta. Oo nga, John Labs, napansin ko nga. Pero guys, alam niyo guys, hindi naman sa nang-aano ng mga millennials. Actually guys, maraming mga batang millennials yung magagaling ngayon. Maraming mga batang millennials yung matatalino ngayon. To the sense na, ano ba, marunong silang ipaglaban yung rights nila. Ayun, yun yung kinagusto ko sa mga millennials. Ganyan, at the same time, ang dami magagaling mag-English ngayon kasi aware na sila sa, ano na sila sa technology eh. Wait lang guys, tapos natin. Palitan ko ng game. Ito sure ako. Sure ako yung mga nasa video noon maaalala niyo to. Kasi naalala ko niya laro ko to dati noon eh. Check niyo na lang. Oh, yun nga lang syempre Jason Martin. Tama ka doon. Medyo sobrang abuso sa rights eh. Totoo yun. Oh, may sense pa naman ngayon eh, kaso karamihan daw nansin. Ano lang sila? Masyado matatapang mga millennials ngayon, pero ang gusto ko sa kanila, sobrang matatalino sila. Magaling mga bata ngayon guys, in fairness. Marunong sila ipaglaban yung rights nila. Maski rin naman tayo guys, wala namang perfect na generation, alam natin yan. Kaya nga na, alam si guys, sa totoo lang, naawa ako sa mga millennials ngayon kasi ang dami-dami nagsasabi sa mga millennials, ganito sila, mga ganyan. Kumbaga parang era nila to guys eh. This is their era. Kumbaga yung era natin ng mga batang 90s, let's admit, tapos na. So, alam niyo yan guys, syempre nung time na tayo naman yung bata, isipin niyo, sinasabi naman ng mga batang 1980s, sinasabi ng mga batang 1970s, ganito. Ito mga batang 90s, ganito ko sila, ganyan sila. Diba? So, naawa din ako sa mga millennials. Kasi gano'n. Shit, Mega Man. Yes! Mega Man 2 Power Fighters po ito. Grade 6 game! According to Jeremiah, siya! Nasa video nito dati, guys. Masyado silang binibaby, sabi nga ni Aya. Wait lang guys ha, natuwa ako sa game na to, na-miss ko to. Millennials din naman tayo, sabing gano'n ni Jeremiah. Oo nga eh, naguguluhan nga rin ako Jeremiah. Parang sila yata yung Generation Z, tapos tayo yung millennials, no? Tama no? Yung mga 20 years old and below, di ba Generation Z sila? Tapos mga 21 and above millennials, 21 to 30 yun ang millennials. Natuwa-tuwa pag may nakita na kay Annie. Oh, di ba? Yun nga. Tayo yung mga millennials. Tapos yung mga kabataan ngayon, sila yung Generation Z. Di ba? Generation Z sila, yung sila millennials, guys. Sabi ganun ni Jean, ayan, millennials also known as Generation Y are demographic cohort following Generation X and preceding Generation Z. Okay. Madaming naglilinis sa daw, sabi nga ng Jan na. Kaya sa mga bata ngayon, maraming naglilinis. Oh.
Ready? Go! Cut! Si Bastian, di ba? Yes, yes, di. Ah, nag-iinaso. Sabihin ka ng Jeremiah, actually yung idol ko yung mga younger generations kayo ng based ng pagiging successful nila sa buhay. Diba? Lalo na talamak ang influencer ngayon. Oh! Totoo yan! Totoo yung sinasabi mo, Jeremiah. Pasalin mo sino yung mga majority ng mga influencers ngayon. Diba? Mga Generation Z at saka mga Millennials. Bubble man. Mega Man 2 Power Fighters. Sige, thank you sa pag-drop by po. Lato na kaya rin. Centaur man. Number 2 mga kalaban. May isa pa akong nilalaro guys na Power Fighters. Ang mga kalaban naman nila doon. Si Iceman, si Catman, si Gutsman. Yun yung mga nalala ko eh. Isa pa. Kaso walang Rockman pa yun. Para iba nga sa na-download ko kasi nga lang sa ko. Sige, laruin ko na lang din. Mega Man din naman ito. Pero sila yung mga nakasanayan ko mga kalaban. Yeah, sinishare ko lang. Ano sila sabi ni Centaur Man? Hindi ko maintindihan. Hala ko nagtatagalog. Lato na kaya rin. Thank you so much for the share, Jeremy Ash. Thank you. Lato na kaya rin. Lato na kaya rin. Ay, yung, ay, oo, yung one pala yun. Yun ang unang Rockman na nilaro ko, guys. Lato na kaya rin. Yun ang mga kalaban, si na Iceman. Yun nga, si na Gutsman. Si Catman, yun. Lato na kaya rin. Oh man, ano pa isip? Hindi naman ano? Hindi naman Jin. Ba't kayo mga sa Mega Man? Bakit si Sigma? Oh, wala namang man sa dulo ng pangalan na Sigma. Oh. Lahat daw may man. Baka yung Rockman yung tinutukoy mo, Jin. Lahat talaga may mga man yung dulo. Pero ayun nga, baka si Sigma. Sigman. Kayo mo maglaro ng PSP game, sabing ganun ni Jeremy. Yeah, of course, kaya po. Naglaro po ako ng PSP games before, Final Fantasy 7 Crisis Core. Ayan, nakapag-Crisis Core po ako. Uy, hello John Benedicto. Okay lang yun. It's okay. Hand-shot!
Alright! Shadow Man! Tatawa ako doon kay Shadow Man! May naalala doon naman ako kay Shadow Man! Thank you so much for the share, John Benedicto! Gogo! Alright! Sige, sige, go, coach! Thank you so much, Coach Pukling! Oh, di ba ito pa? Si Mad Grinder! Okay guys, again, akat ko na po yung stream ko dito. Again, thank you so much po sa mga nag-drop by, sa mga nag-like, sa mga nag-share. Ayan, sobrang thank you guys. See you ulit by Monday kasi wala tayong stream bukas. Siyempre, alam niyo naman, Father's Day, ganyan. Okay, have a good night guys. Thank you so much ulit po.